lines? Ito ang script. Nakasulat dito ang mga eksena ng istorya kung anong dapat sabihin ng characters. Iwi mo yung script. Tapos, kapisaduhin mo na. At bumalik ka na lang dito bukas. Malinaw, hindi pumunta si Marichuy. Hindi mananalo si Uriel niya dahil hindi darating si Marichuy. Malaman ko nagpunta ka sa hearing ng kaso ni Juan Miguel San Romana tungkol sa kustodiya ng kanyang anak. Opo, Father. Tinanong ka nila doon? Tinanong ako. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko kung anong dapat sabihin. Alam mo, makinig ka. Ang totoo nito, nalulungkot ako dahil ginamit ka pa ng biyana ni Juan Miguel para maisagawa ang kanyang masamang plano. Sigurado ako ngayon. Nagagamitin ang hukuman ng mga salitang sinabi mo sa kanila para ilayo ang bata kay San Roman. Ano ba gusto niyo gawin ko? Magsinungaling ako sa kanila? Hindi sa ganun. Kasalanan sa Diyos ang magsinungaling. Kahit kailan, hindi mo yun dapat gawin. Alam mo masama yun, hindi ba Maria de Jesus? Alam ko masama magsinungaling. Pasensya na po, Father, pero kailangan ko na umalis dahil pupunta po ako sa trabaho ang sinabi ko sa inyo kanina. Ayoko mahuli doon kasi baka mapagalitan ako. Paalam po. Magkita na lang po tayo mamaya. Buddy! Papa! Papa, nasan ka? Mama, nasan ka? Nagdidiligyo siya kayo? Dito, Nelia. Nasan na po kayo? Ay, napakataas na pala ng lagnat. Kailangan po yata siya matignan ng doktor. Alam ko ang dapat kong gawin, Balbina. Huwag kang makialam dito. Mama, nasan at isa pa, hindi naman grabe ang lagay ni Mayita. Pero bakit hindi natin tawagin si Eduardo? Mama! Pwede niyang tingnan ng bata. Papa! Kayaan niyo nang tawagan ko siya. Sige na, tawagan mo na siya. Eto na. Pero pagkatawag ko sa kanya, alis na ako dahil Mama! Meron akong gagawin. Makikibalita mo lang ulit ako Papa! Mamaya. Nasaan na po kayo? Alam mo si Alejandra, isang mahirap na babae. Simple lang ang naging buhay niya nung una. Hindi siya nakapag-aral. Magkapareho kayo. Itim din ang buhok niya, morena siya, at malambot ang kanyang balat. Kaya ang gagawin natin... Hindi na ako, Amador! Hi! Quiet on the set, oy! Oo na, tatahimik na ang sumihin naman. Oy, nandito na ako para malaman ko kung pwede na ako maging artista. Okay, sige, subukan natin. Doon na lang muna ako. Mario! Bakit pa dere? It's time. Game na ba? Salamat, Salamat Leticia. Kailangan talaga kitang makausap ng sarilinan. May problema ka ba? Alam mo ang totoo nito, merong hindi magandang nangyayari. Ayoko na sanang sabihin sa'yo, pero... Dahil matagal na tayong magkaibigan, naisip ko na karapatan mong malaman ang bagay na sasabihin ko sa'yo ngayon. Nakakatakot ka naman, hindi kita maintindihan. May kinalaman na ba ito sa mga bata? Wala. Hindi, hindi yun tungkol doon. Kung ganun tungkol saan? Sabihin mo na nga, Viviana, kinakabahan ako. Tungkol ito kay Gustavo. Sa asawa mo.
Adelante, siéntate. ¿Y bien? ¿Te lo aprendiste de memoria? Ah, pues hay más o menos, porque sí lo leí un chorro. Y este... A ver, Reinaldo. Hay mucho ruido, Reinaldo. Silencio, señores, por favor. Es que sí lo leí un chorro de veces, pero luego entre que me acordaba y luego se me olvidaba y así, pues está un poco cañón, pero bueno. Bueno, déjame hacerte una prueba. Tú eres Alejandra. Estás enamorada por primera vez. Y todo, todo se opone a ese gran amor. Tienes muchas esperanzas, ilusiones y al mismo tiempo mucho miedo y dolor. Muchísimo la Natalia, pues gané. Ready for rehearsal. Sabíme una línea. Magsimula ka na, Marichu, eh. Nako, nahihiya yata. Ano ba kayo? Shhh! Tumimik kayo! Nakalimutan ko yata kasi kinakabahan ako. Tulungan mo ko mawalang hiya ako, ha? Nahihiya kasi ako sa kanila, eh. O, sige. Ang unang linya ay tungkol sa pagkikita nilang dalawa. Ano ngayon? Ah, alam ko na. Magkikita pa ba tayo? Gustong-gusto na kitang makita. Hindi ko kayang iwanan ka mag-isa. Para ako mamamatay kapag iniisip ko magkakalayo tayo. Alam mo? Hindi lang tayo, ha? Ganun sa atin ang buong mundo, mahal ko. Ano ka ba hindi ganyan, Marichoy? Tumitig ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Ayokong malayo sa'yo. Marichoy! Sorry ano talaga. Ano ka ba huwag ka tumawa? Natawa kasi ako. Oo, oh, sige na. Seryoso na. Pipilitin ko hindi matawa. Eto na, handa na ako. Pinaghihiwalay tayo ng buong mundo. Pinaghihiwalay tayo ng buong mundo. Ano na naman yan? Sandali. Ano bang ibig sabihin nito? Yan! Ganyan! Natuto ko na din. Very good. Papa? Ben? Cuate, ven. ¿Te duele algo, Mayita? Yo quiero cuate. ¿Quién es cuate? Ay, el perrito. El perrito. Mayita habla de un perro. Sí, perrito. Es ese perro callejero que trajo Marichuy cuando vino a vivir aquí. Marichuy mandó por él con la lavandera y se lo llevaron. Y parece que Mayita tiene manía con ese animal. Lo dejo con ella, Eduardo. Tengo que hacer una llamada importante. Adelante. Gracias. Sí. No quiero que venga mi papá. ¿Dónde está mi papá? Tu papá está ocupado. Papá. Vas a tener que esperar para que venga, Mayita. No, no importa. Yo quiero a mi papá. A mi papá, a Guatachito, a todos. Que vengan mis papás. Que me traigan a mi perrito. Y nos quiero a los tres. ¡Mamá! May babaeng tumatawag sa kanya ng paulit-ulit. Dalawang beses kong nasagot ang tawag niya. Kaya pamilyar sa akin ang boses niya. Ano raw ang pangalan niya? Ayaw niyang sabihin ang pangalan niya. Gusto lang daw niya makausap si Gustavo dahil magkaibigan silang dalawa. Pero paano mo nalaman na ang babaeng yun ay kalaguyo ng asawa ko? Patawarin mo ako sa ginawa ko, Leticia, pero dahil nagduda ako, pinakinggan ko ang pinag-uusapan nila sa extension ng telepono niyo dito sa bahay. Hindi ka ba nag-aalala? Baka naman pinag-uusapan nila negosyo. Hindi, Leticia. Sigurado akong pinagtataksilan ka ng asawa mo dahil sa babaeng yun. Hindi ko na yata kaya. Alam mo, sa sobrang kalungkutan ko ngayon, parang gusto ko nang mamatay. Mamamatay na yata ako. Good rehearsal, Drek. Galing mo, Marichoy, ha? Good. May nakalimutan ba siya ang linya? Wala naman po, Drek. Tumayo ka na dyan, Marichoy. Ikat na. Galing po niya. Talaga? Opo, Drek. Ako na tumama pa sa sahig yung ulo ko nang hinimatay ako. Kasalanan mo yan, ha? O, ayan, ha? Ginalingan ko na. Sabihin mo nga ang totoo kung magaling ba ako talaga o kulang pa. Nakapasa ba ako sa audition ko o ano, ha? Marichoy, napakahusay mo palang umarte. Magaling ka umarte, hindi ba, boys? Oo, oh, ayan, si Marichoy. Marichoy, ha? Isa kang mahusay na artista. Talaga? Oo.
Bagay na bagay ka sa rola to, dahil mahusay ka umarte. Ah, talaga? Nako, pwede ba? Huwag mo na nga akong bulahin. Pinapatawa mo lang ako eh. Kilala mo naman na ugali ko, mahihain ako, pero wala akong kinakatakutan, di ba? Marichoy, magtiwala ka lang. Unti-unti nating aasahin ang talento mo. Kaya balang araw, sigurado ako na magiging sikat kang artista. Preocuparse tanto, señora. Ay, ¿cómo crees, Martirio? Si no tengo ninguna noticia de lo que ha pasado en la audiencia del doctor San Román. Aunque dejó plantada a la señorita Estefanía, usted le sigue cayendo bien. Los problemas de dos son únicamente ellos. Y conmigo el doctor siempre se ha portado respetuoso y hasta diría que con cariño. A mí no me consta que hace años actuó mal. Pero tratar de quitarle a su hija es demasiado. Ay, sobre todo sería terrible para la niña. ¿Cómo estás, mi amor? Preocupada, hola. Patricio. ¿Sí? ¿Sabes algo del juicio de Juan Miguel? Sí, me enteré que el juez falló a su favor. Ay. Juan Miguel se quedará con su hija. Ay, bendito sea Dios. Bueno, a ver ya. A ver, la neta del planeta, ¿sí voy a ser tu importante amador o qué? ¿Eh? Marichuy, eres un diamante en bruto. ¿En bruto? Te voy a pulir en todos los aspectos. Y vas a brillar, Marichuy. Tanto que muchos ojos se van a cegar con tu resplandor. ¡Órale! No, pues eso sí es lo que quiero. Es que ya no quiero que me ningunen. Yo quiero que sepan que sí las puedo, ¿eh? Todos, todos, todos. Mis papás que me botaron en la basura. Los que me dieron de patadas y me hicieron rodar de un lado para el otro. La Estefanía, la tía Sangrona, el mugre juez que me maltrató, que me llamó ladrona y todo lo que me dijo. El cura locos que me vio la cara y que se burló de mí. Pero todos, todititos tienen que verme rete. Rete, 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 rete chida para que yo pueda llegar alto. Saber que yo no soy una piedra a la que se patea. Si tienen que aprender a respetarme, todos se van a quemar los soplayos cuando me vean brillar, como tú dices, Amador. Toditos. Oo, oh, oo. Oh, oh. Magkasama sila sa taas. May lagnat pa rin si Mayita. Tita Onelia, nandyan ka pa ba? Oo, naririnig pa kita, Estefania. Kaya lang dumating na si Juan Miguel. Mayita, nandito na ako. Baby ko. Reynaldo! Ako na pong bahala. Ito ang tanda mo, Marjorie. Kung wala ako, hindi ka rin sisikat. Mula ngayon ako magiging manager mo. Ako lang ang kikilos para maging sikat kang artista. Teka muna. Pasikatin mo ako pero huwag muna akong hahawakan. Alam mo, ang tingin ko sa'yo, nagiging man-hater ka na. Hindi naman sa ganun. Kaya lang natatakot na ako magmahal at magtiwala. Akala ko ba matapang ka na? Natatakot ako, pero sa'yo hindi. Tatanggapin kong alok mo sa'kin, pero sa isang kondisyon. Wala kang dapat hingin kapalit sa'kin. Ha? Mabuti na yung nagkakaliwanagan tayo, dahil kung hindi aatras na ako, ayoko na. Hindi, sandali lang. Rinaldo. Hinding-hindi na kita pakakawalan. O sige na. Tinatanggap ko ang kondisyon mo sa'kin. Kapag narating mo na ang pangarap mong pagsikat, saka na lang natin pag-usapan to. O sige. Pag nangyari yun, saka na tayo mag-usap. Pasikatin mo muna ako. Magtiwala ka sa akin. Pangako yan, Marjorie. Nahihirapan ako magtiwala sa'yo, Amador. Hindi ko kaya. Lagi mong tatandaan na mula pa noon, isa na akong artist. Iginagalang kong sining, Marjorie. At ikaw ang sining na ginagalang ko ngayon. Dahil mahusay ka, nararamdaman ko sa puso ko na sisikat ka. Magtiwala ka sa akin. Para sumikat ka, kailangan ko ng tiwala mo. Huwag mo muna ipagsasabi ang gagawin natin.
Mag-aanda muna tayo para magulat silang lahat. Makikilala ka sa buong mundo. Pangako ko yan, Marichuy. Pero dapat, magtiwala ka. May sasabihin muna ako sa'yo. Siguraduhin mo lang na wala kang gagawin kalokohan sa akin simula ngayon. Dahil kapag sinubukan mo kong lokohin, gaganti ulit ako sa'yo. Maliwanag ba? Anong nangyari sa kaso, Juan Miguel? Okay ba? Okay lang. Excuse me. Umalis ka na nga dyan. Juan Miguel, hindi mo naman siguro ikagagalit kung tatanungin ko sa'yo ngayon ang nagiresulta ng kaso mo. Nakapag-desisyon ng korte. Nag-desisyon na sila na ako ang mag-aalaga sa bata, hindi ba? Pwede ko na ba ilayo sa'yo ang bata? Hindi pwede mangyari yun, Onelia. Dahil hindi ko hayaang malayo sa akin ang anak ko. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo siya mailalayo sa akin. Ikaw ang gusto kong lumayo sa aming magama. Umalis ka na ngayon din! Cecilia Gabriela. Papa, ¡qué hermosa! ¿Cómo estás? Muy qué bien, gusto, ¿y tú? Mira. Qué gusto verte igualmente. Mira, te presento una nueva actriz. ¡Ay, hola! Marichuy. ¡Mucho gusto! ¡Qué chido! ¡Ay, bienvenida, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! Oye, ¿y qué haces? Pues bien, todo muy bien. Aquí estamos. Bueno, bienvenida. Yo ya me voy, pero háblame, por favor. Si no me regaña, me claro. Pasa que estoy apenas con el tiempo, pero que te vaya muy bien, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao! Bye. ¿Te vas en taxi? Ay, sí, ¿cómo? ¿Y con qué ojos tu nombre hiciste? Ay, ¿de veras, eh? ¿No tienes para pagarlo? A ver, tú dime nada más una cosa. ¿Cuánto te pido para pagar esos lujos yo? ¿Eh? Ven, toma. No empieces, Amador. ¿No andes empezando? Porque luego me lo vas a querer cobrar a la mala. La neta, yo no voy a tener con qué pagártelo. Ay, Marichuy, ¿y cómo? ¿Por qué te imaginas cosas? Es tan solo un adelanto. ¿Un adelanto de qué o qué o cómo? Pues de lo que vas a ganar. Es más, cuando cobres tu primer sueldo me lo pagas y ya. Ajá, ¿y si no doy el ancho? Lo darás, estoy seguro. ¿Sabes qué? Entonces en ese momento nos ponemos a hacer los negocios porque ahora yo no tengo ganas de que me andes emprestando eso y luego me lo andas cobrando a la mala. Mira, Amado, la neta que tengo muchas cosas que hacer como para andar perdiendo el tiempo en esto. Porque yo no te voy a pagar ni más. Aparte ya me voy. Ahora sí. Hoy, nakakala mo madali mo kung mapapalaya sa bahay na to. Pwesta kang kamali ka. Mabuti pa kung sa akin ang umalis, Onelia. Kung magpupumilit ka pang manatili dito, baka kung ano pa magawa ko. Anong gagawin mo sa akin? Sabihin mo, ha? Papatayin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo kay Viviana? Tumigil na nga kayo. Nandito lang ang bata. Kung gusto niyo mag-away, lumabas kayo. Onelia, ayokong humantong tayo sa ganito, pero mula ngayon hindi na kita pagbibigyan. Iligpit mo naman ang gamit mo at umalis ka na dito sa bahay. Aalis ako. Pero isasama ko ang bata. Magsa ka alis! Dahil nagdesisyon ng korte na akong dapat na mag-alaga sa bata. Yun daw ang makakabuti para kay Mayita. Hindi pwede mangyari yun. Pero yun ang totoo! Uulitin ko sa'yo, nagdesisyon ng korte, ako nang dapat mag-alaga sa anak ko. Ayaw na kita makita, umalis ka na! Juan Miguel, hindi mo ako pwede palayasin. Gagawin ko kung anong gusto ko! Sige na, umalis ka na! Napakasama talaga ng ugali mo. Wala ka na talagang respeto! Wala ka rin namang respeto sa aming mag-ama, di ba? Dahil bastos ka. Ginawa mong lahat na makakain mo para mailayo sa akin ang anak ko. Pero salamat sa Diyos, hindi niya hinayaang magkalayo kaming dalawa. Hindi ko akalaing magagawa mo to. Hindi totoo yan. Matagal na kitang pinagpapasensyahan, pero alam ko na ngayon kung sinong tunay na kaaway sa bahay na to. Alam ko na kung sino umaaha sa akin. Ikaw yun. Hindi, Juan Miguel, gusto ko malaman mo gusto na... Gusto mo talaga magkalayo kami ng anak ko. Nilalasin mo palang isip niya para masabi niya sa korte ang masasamang bagay na yun. Para magalit siya sa akin. Pakayaan mo ako magpaliwala. Hindi ko hayaang mawasak ang buhay ng aking anak. Gusto kong lumaki siya ng normal at maligaya, Onelia. Gusto kong matutong magmahal at gumalang ang anak ko. Pero kung nandito ka, hindi niya yung magagawa. Ang mabuti pa, umalis ka na ngayon din. Dahil kung hindi, mapipilitan akong itapon ang mga gamit mo sa kali. Ayoko nang may kasama akong aas dito sa bahay ko. Kaya lumayas ka na! Kasi de mi casa ahora mismo, si no quiere que la saque yo mismo. No. Esto le va a pesar, Juan Miguel. Algún día me va a pagar esta humillación. Voy a sellar. Se lo aseguro. Nunca escúchelo bien. Nunca lo voy a dejar en paz. Que sí. Ito ang mga dapat niyong abangan. Buddy. Ginagawa mo rito.
sa'yo. Thank you.